Hello YouTubers, good day po sa inyo lahat. This is Harry and today I will give you another tutorial on how to use the VAT Relief. So first po, ano nga po ba yung VAT Relief? VAT Relief stands for VAT, Value Added Tax, and then the Relief is stands for Reconciliation of Listing for Enforcement. So ito po ay isang VAR program or software na ginawa po ng VAR para makapag-submit tayo ng ating mga quarterly summary list of sales and purchases na nire-require to na attachment sa pagpa-file natin ng 2550Q or ng ating quarterly VAT. So, ano po ba yung first step natin? So, ang first step natin is to download the software. First step is we visit the BIR website. So, BIR website is bir.gov.ph. Then, scroll lang natin hanggang sa makita natin sa lower left side ng website ng BIR yung downloadables. So, click natin yung downloadables and then hanapin natin yung VAT Relief or yung relief version. Ito. So, kung meron na naka-install sa PC nyo, advisable pa rin na bisitahin natin website para makita natin kung may updated sila na version ng VAT Relief. So, dito, may kita natin yung present na version nila is Relief version 2.3. So, click natin itong .exe file para ma-download natin then ma-install. So, once na na-download natin, click natin siya. And then, next. Next and then install. So, hintayin lang natin. Finish. So, ayan, may kita natin nandito na siya sa desktop natin. Yung relief data entry tsaka relief validation. So, dalawang type siya. Dito sa relief data entry, dito natin i-input yung mga information. Tapos dito naman sa relief validation, kung pagkatapos natin ma-generate yung file dito sa in-input natin sa relief data entry, kailangan natin siyang i-validate dito sa relief validation bago natin isend sa email para makita natin kung may error. Kasi kung isesend natin agad, tapos may error pala, magre-resend ulit tayo. So double-click natin yung relief data entry na logo. And then, input natin yung username and password. So, ang default username at password ng BIR is small letter G sa username, tapos enter. Sa password, ganun din, small letter G. Okay, yan. So, ang unang hanapin sa atin ng system is yung information ng company na magpa-file. So, ayun, nakalagay dito, you must enter first company owner or owner information to access the forms menu. So, do you want to do it now? Yes. Yan. So, ilalagay lang natin dito yung information ng ipa-file nating taxpayer. So, magsasample tayo dito ng TIN number niya. Input lang natin yung TIN number ng ipa-file nating VAT Relief. Then, yung taxpayer classification niya kung individual siya or non-individual. So, dito sa sample natin, individual yung ilalagay natin. So, pag individual, lagyan natin dito yung yan, naka-disable yung registered name kasi individual yung nilagyan natin. Pero kung non-individual yan, pwede na siyang inputan ng pangalan ng company. So, kung individual, dito tayo mag-i-input sa taxpayer name. So, mag-sample tayo. Last name, first name, and then the middle name. Sa trade name naman kung anong pangalan ng registered na business niya sa BIR. So ilagay din natin. And then the address. Tapos kung RDO code kung saan siya naka-register. Siya ay naka-register sa RDO 39. So, i-select din natin dito kung calendar or fiscal siya. So, after that, isi-save na natin. And then, once we're done na,
click natin yung close. Then mapupunta na tayo dito sa menu sa reconciliation of listings for enforcement system. So na ito na yung menu niya. So dito sa sales, dito may ilalagay yung sales ng business mo. And then dito naman yung purchases. So depende kung anong transaction yung pipiliin mo. First example natin is yung sales. So ayan, titingnan muna natin dito kung anong taxable month yung ipofile nating resibo. So for example natin is January 2020. So after that, mag-add or update na tayo. Ayan, ito na yung kung saan natin i-input yung sales natin. So click add, and then automatic na tong sequence number pati yung tax month. So ang i-input mo lang dito TIN number. So mag-example ulit tayo ng TIN, and then registered name kung corporation, and then last name naman, first name and middle name kung individuals. Dito tayo mag-sample sa for non-individuals. So ayan, sample 1. So dito sa last name, first name and middle name, hindi natin kailangan siyang inputan kasi dito tayo nag-input sa for non-individuals eh. Dito kasi para lang to sa mga individuals. So dito naman, lalagay natin yung address. So example is Quezon City, Metro Manila. So kung ang gross taxable, example ulit tayo ng gross taxable amount. For example is 3,500. Yan, automatic na magko-compute tong total sales. So dito man input natin yung VAT rate ng Philippines. So 12%. Yan, kung sana siyang mag ko-compute ng ating total output VAT. So after that, isi-save na natin. So mag-input naman tayo ng for the month of February. So add or update lang, and then click add, then the TIN number again, and then the registered name, sample 2, tapos yung address ulit is Avenue Quezon City. Then for example naman yung gross taxable sales niya is 6,000. Yan, kung sana magko-compute ulit yung total sales niya, and then the taxable net of VAT. So input lang ulit natin dito yung 12% na VAT rate, and then automatic na magko-compute yung total output VAT. So save lang ulit natin, and then exit na. Pero kung meron pa kayong idadagdag, just click add. So exit lang natin, and then babalik na tayo dito sa sales transaction menu. So kung gusto nating i-check yung, or kung gusto nating i-print yung summary list of sales natin, click lang natin yung inquire or print, and then select mo kung anong month yung gusto mong i-print. So for example, yung in-example kasi natin kanina is January and February. So click natin siya, and then inquire. Yan, ito yung makikita natin, mga in-input natin kanina. Then kung gusto nating i-print, click natin tong Excel report. So dapat meron tayong Microsoft Excel na naka-install sa ating computer or laptops. So pag-click natin yan, i-open niya yung Excel. Yan, so ito na yung format ng ating summary list of purchases natin. So kung gusto natin siya i-print, i-ayos lang natin yung mga borders niya para mag-print siya ng isang page lang. So once na ma-adjust na natin, pwede na natin siyang i-print. So balik na tayo dun sa VAT relief. So click lang natin yung back, and then cancel, and then yung kasi yung file na ma-generate natin dito, yun yung isi-send natin sa BIR through email. So generate BIR file, and then select natin kung saan natin gusto i-save. Siguro sa desktop na lang para mabilis nating makita. Yan. So itong file name na to, hindi natin yan dapat baguhin kasi naka
format yan. So click save. Yan. Do you want to view the file created? Yes. Ayan yung in-input natin kanina. So close lang. And then yung next naman natin i-generate ay yung month of January. Yan. Tapos sa desktop ulit. So save. Yan. Once we're done na dyan sa sales transaction, pupunta naman tayo sa purchases transaction. So dito naman same procedure lang. So for example, mag-example ulit tayo sa for the month of January. So 2020, and then add or update lang. Tapos dito click add again, tapos yung team number nung kung saan tayo nag-purchase. So madalas makikita yan sa mga resibo. So mag-sample lang tayo. And then registered name kung non-individual. So for example, 7-Eleven. And then the address. And then lalagyan naman natin dito yung gross taxable amount ng na-purchase natin. So for example is 9,500. Yan. Automatic ding magko-compute yung taxable net of VAT niya. So kung makikita natin, nag-automatic compute din dito sa services. Pero kung hindi naman siya services, ipalitan natin siya ng zero. Then malilipat naman siya sa capital goods. I-zero lang natin siya para mapunta siya dito sa goods other than capital goods. Tapos i-input na natin ulit yung VAT rate. Yan, so automatic ulit na magko-compute yung total input VAT. So save natin. Tapos click add lang ulit kung meron pa kayo. Kung may dadagdag pa kayong purchases. So example naman tayo for the month of February. So click add or update again. Sample ulit tayo ng TIN number. Example naman dito is Jollibee. And then the address. So input ulit natin yung gross taxable amount. For example is 3,000. Then lipat ulit natin siya sa goods other than capital goods. So ang VAT rate niya is 12%. Then the total input VAT niya is 321.43. So save natin. And then exit. Same lang din kanina, kung mag-inquire or print tayo, click natin yung inquire or print. Tapos check natin yung month na gusto nating i-print via Excel. To generate the file, click the generate BIR file. Be sure lang na alam nyo kung saan yung sinave yung file na to, kasi mamaya hanapin natin yan kapag inattach natin dun sa email. So i-save lang natin. Then save naman natin yung month ng February. So once we're done na sa pag-fill up natin ng or sa pag-input natin ng sales and purchases dun sa relief data entry, pupunta naman tayo dun sa relief validation. Dito natin i-validate naman kung may error ba yung dot file na generate natin kanina, para kapag sinabit natin sa email, alam natin wala nang mali. Kasi kung may mali yun, ibabalik sa atin ng BIR, and then ulit na naman tayo. So click lang natin kung anong month yung gusto nating i-validate. So for example kanina yung January 2020, tapos kung ano ba siya, kung sales or purchases, sales. Tapos click the validate file. Tapos hanapin na natin kung saan natin sinave kanina. So kanina kasi sinave natin siya sa desktop, so doon natin siya hanapin. Mapansin nyo, baka malito kayo, yung technique lang dyan para malaman nyo kung yun nga ba talaga yung gusto nyo i-validate. Kung mapapansin nyo, yung first 9 digit niya is yung TIN number, and then yung S means yung sales, and then 01 yung month, tapos date 2020. So kaya nalaman ko agad na siya yung i-validate ko. Pag-validate natin, select lang natin. Tapos yan, validation of file is successful. Tapos yan, papakita niya dito na wala nang error yung isi-send nating data sa BIR via email. So yun yung procedure para mag-validate. So once na na-validate natin lahat, pupunta naman tayo dito sa
email natin para ma-submit na natin yung na-generate nating file. So, punta, mag-login lang tayo sa ating email. So, sasubmit natin siya sa e-submission at bar.gov.ph. So, ang subject niya is SLS first quarter 2020. So, lagay natin dito yung TIN number, tapos taxpayer name, and then i-attach natin kayo na yung na-generate natin yung file sa VAT relief. So, punta tayo sa desktop and then select na natin yung itong apat. Pero dito sa case na to, hindi ko siya isi-send kasi nag-sample lang tayo. Baka ma-receive kasi siya ng BIR and then magkaroon tayo ng penalty. Once na ma-receive naman nila yan, may ma-receive tayong confirmation via email din na yun nga, na-receive nila na walang error. And then, yun, nakapag-comply na tayo sa ating quarterly summary list of sales and purchases. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay may natutunan kayo sa ating tutorial kung paano gumamit ng VAT relief or kung paano mag-submit ng quarterly summary list of sales and purchases using VAT relief. So, maraming salamat po and please like, share, and subscribe po para po sa patuloy na makatanggap ng updates on tax. Thank you and God bless.